yung kaligayahan mo na nakadepende lang sa isang tao. Kung ano ang sasabihin. Hindi ako lumangan. Hindi ako makalabas. Hindi ako lumabas kasi nga masakit ulo. Tapos... Magmagdiis at malatili. Parang uulan pa yun. Ang dami ko pa yung nabahan. Hindi ako makapaglaban. Dalawang dekada. Wala akong hangin. Ang relasyon na ito. Ayun, yung sinampay ko sa labas. Okay, babalikan mo natin sa linya. Di pa to yun. Si Annalyn. Hello, Annalyn. Ang priority ko lang yung pantalo ng anak. Annalyn, kapag parang gagamitin siya. Sa bed, okay naman kasi marami naman. Paano na yung si Annalyn? Ano yan lang doon, yung pants niya. Kasi wala masyadong wala siyang masyadong pants. Kaya, ano tsaka hindi pa ako nakapunta sa kabila. So, sa kabila at siya ako ng atsin. Tapos ang lalamunan ko, kapi-kapi dito. Umaabot ba sa gano'n? Ay, hindi naman. Dito lang ako sa bunga. Bunga nga ka lang gano'n. Wala naman din ako, free bida lang ako, kaya hindi rin ako makapost-post. Wala nangyayari, hindi na susolusyonan yung problema. May nakaano na ako dun, nakatambay sa TikTok na i-post, hindi ko mapopost. Kailangan pagpunta sa kabila para mapost. Hindi ba sabi mo, hindi man buhay sa inyo? Ay, ganun talaga ang buhay. Ayun, buhay naman ko, hindi mo pinapantin. Kaya, yan. Hindi kami na... Dito na lang mula sa bahay, managimit. May nababago ba, bukod dun sa ganung bagay? May mga kachat-chat naman. Wala naman po, pero dami ko naman ka, wala ka niya mamari. Pero, mayroon magaling ko mo ang asawa, ang nga, kahit anong message ko sa kanya, hindi lang Google Live, siguro may bagong account. Tapos nagtitext ako sa kanya, wala. Kung may ibang babae, may pinagkakagasto sa iba, ibig sabihin ganun. Wala lang, hindi yan na kami talaga. Kung wala nga namang trabaho, pinagkakasya mo na lang, ano bibigay sa kanya. Isit. Ayun, ay, ang babayaran ko pa sa kuryente na. So, puro tayo reklamo, itinatanggi niya. Wala ka namang magawang ibang solusyon. Para sa abroad lang ba? Paulit-ulit lang. Pero nandyan na yun sa Cavite. Sa Cavite niya. Nagreklamo ka ngayon, tapos sa makalawa, magiging okay ulit kayo. Hindi mo talaga naman sa... Kahit anong message ko sa kanya, mama. Dami ko ng message, wala reply. So ngayon, naka-online mula po. Ngayon malalaki na yung anak mo, nagtatrabaho na. Isang araw. Nabago ba kahit pa paano ang relasyon nyo? Siya, pag sahod niya, wala ang ano, hindi nagpaparamdam. Analyst. Kasi siguro pinipigilan ang ano niya dun. So hindi nagbago? Opo, hindi pa nalang pinatay. Hindi pa, ano. Dito lang nga sa Pilipinas. Hindi pa nga kami inuwian. Nakasarayan eh. Ilang dekada na. Na gano'n na eh. Pero na-insistay ng relasyon na meron kayo. Putik na yun. Eh, sakit pa to niya eh. Sakit sa ulo, di ba? Oo, at may sakit ka na din. Ay, naku. Inayaan mo na siya eh. Akala ko may basa. Alam mo, gusto ko yung tugtog na to. Kasi dati mayroon kami na alam mo, gusto ko itong tugtog na to. Dati kasi meron kami napanood ni Almo na teleserya na ano, na Koreano. Ganyang tugtog. Naiyak talaga ako noon. Kasi yung lalaki yata, parang aksidente siya. Tapos nakalimutan niya na yung ano niya na meron siyang pamilya sa ibang, ano ba, ibang, ibang ano, bansa. Tapos sa kabilang bansa din siya na aksidente. Tapos nakakilala siya ng babae ulit. Basta naiyak talaga ako noon eh. Ito yung tugtog na to. Kaya hindi ko makakalimutan. Oo, lagi namin gabi-gabi yung pinapanood. Ito yung ano nila, yung love song nila. Para basta maganda yung teleserya nun. Kaya kuminsan hinahanap-hanap ko ngayon kasi hanggang ngayon meron pa yun. Ang alam ko meron pa yon sa YouTube eh, pero hindi ko lang maano kung anong title nun. Basta maganda siya. Kinakanta nga to ni Madam. Gusto ko nga siya pakinggan pag kinakanta niya to eh. Si Madam Idol. Gusto ko to pakinggan kasi ano ko nga to. Favorite song ko nga to. Mahilig naman din ako sa music, pero makikinig lang. Tsaka mahilig akong mag-lip-sync. Pero pagka magkanta ng live, hindi. Kasi libagon yung boses ko ba, parang pag kumanta ko, malalaglag yung mga butik eh.
Pero pag mag-lipsing ako, gusto ko. Kasi with feelings talaga. Para si Ate Elgin lang ba, pag kumanta with feelings. Kaya tuwa-tuwa talaga ako sa kanya. Pero ako naman, ano, gusto ko yung lipsing lang. Kasi parang ano, pero pag kumanta lang, hindi. Si Madam Idol, ang galing nito kumanta eh. Diba, Madam Idol? Tapos pag nandugong sa likod niyo, may kasamang hampas pa sa amin. Pag kumakanta yun eh. Kaya natatawa ko yun sa kanya. Magaling na mag-zumba. Magaling pa nga instructor. Magaling din sa singing. Magaling sa dancing. Magaling sa singing. Sa kanya na. O siya na. Bibigyan na ng trophy medal. Madam Idol. Miss na miss ko nang mayakap ka. Pero basta na